Napakarami ng reality-based shows ang napapanood natin sa TV. Ang mga gawa sa Amerika ay karaniwan nagpapakita ng mga buhay ng mga sikat at kilalang personalidad, gaya na lamang ng mga Kardashians, Osbournes at marami pang iba. Meron din naman mga paligsahan na maski nagigiliwan ng mga manonood. Ang mga mahilig sa fashion at glamour naman ay sumusunod sa Project Runway at Next in Fashion. Meron din naman sa mga pagluluto gaya ng MasterChef, Hell's Kitchen at iba pa. Sa mga tao mahilig naman sa adventure at pagkumpleto ng mga task, dito sumikat ang Survivor at Amazing Race. Pero sa ibang parte ng mundo ay meron din ganito mga palabas. Ang katotohanan, may naipalabas ang Japan na reality show na naisulat sa Guinness Book of World Records bilang longest time survive on competition winnings. Ang reality show na ito ay ang susunod din pa shonen na ipinalabas sa Japan mula 1998 hanggang 2002. Kakaiba itong reality show na ito kasi mayroong mga plot twist na parang mga eksena sa mga suspense sa mga pelikula. Ilalagay ang mga contestant sa isang sitwasyon na hindi talaga madali at kalimitan ang mga nakukuhang contestant ay yung mga nag-aambisyong maging komedyante. Pero ang downside dito ay para kang tutorturin sa loob na isang taon. Papahirapan ka kumain at wala kang suot na damit sa loob ng ilang buwan. Ang masakit pa dito, yung akala mong edited video ang ibobroadcast nila sa TV, ang hindi mo alam, lahat pala ng ginagawa mo ay binobroadcast nila kahit nakahubad ka pa. At merong isang lalaki ang napili nila na tutorturin nila sa loob ng halos isang taon. Sino ba ang lalaking ito? At yan ang alamin natin sa JP Amazing Stories. Isa si Tomoaki Hamatsu sa mga taong nangarap na sumikat at napili para sa isang season ng susunod din pa shonen. Ang alam niya ay show business related job ang racket na sasalihan niya. Ipapasok sila sa isang apartment na walang dala na kahit ano at walang komunikasyon sa labas hanggang sa makaipon sila ng 1 million yen o katumbas ng halos $10,000. Nakabase lamang sa mail-in sweepstakes ang kanya makakainin. Ang mail-in sweepstakes ay parang raffle draw sa atin. Para siya makakuha ng kanyang pagkain at mga kailangan, ay may fifilapan muna siya. Tapos ipapadala niya ito sa courier. Kung ano mapanalunan niya, yun ang ibibigay sa kanya. Kung manalo siya ng pagkain, yun ang ibibigay sa kanya. Kung manalo siya ng gamit, yun din ang ibibigay sa kanya. Wala kasiguraduhan kung ano ang mapapanalunan niya. Kaya wala din kasiguraduhan kung kailan siya makakain. Grabing tuwa ni Tomoaki Hamatsu o mas kilala bilang Nasubi na siya ang napili sa lahat ng contestant. Naghanda na siya sa pagpasok niya sa apartment. Alam niya na may kamera at kukuhanan siya sa buong panahon na andun siya sa loob ng apartment. Pero ang iniisip niya ay ipapalabas ito na edited na. Nung nasa loob na siya ng apartment, ang dala niya lang ay ang mga magazine at postcard na kakailanganin niya sa pagsali ng sweepstakes. Alam ni Tomoaki na ipapalabas ang lahat na mangyayari sa loob ng apartment pero ang hindi niya alam ay kada linggo mapapanood siya sa buong Japan. Pagpasok niya sa apartment ay pinaghubad kagad siya ng lahat ng suot niya. Dito niya nakuha ang pangalang Nasubi. Ang ibig sabihin ng Nasubi sa Hapon ay eggplant o talong. Ito ang naging title ng kanyang season dahil sa itsura niya. Binansagan siya ng mga producer ng Nippon Television na Nasubi dahil sa hugis talong niyang mukha at ang talong na pinantatakip nila sa kanyang ari tuwing ipapalabas sa TV. Wala siyang kaalam-alam na live stream ang lahat kada linggo at may mga footages lang na iniipon para ipakita sa mga tao ang naganap sa mga nagdaang araw. Napakaraming tao ang nanonood na umabot pa ng 15 million kada linggo. Talo pa niya ang NBA Finals na umabot lamang ng 6 million ang nanonood bawat game. Pwede naman siyang umayaw sa gitna ng palabas kung gugustuhin niya, pero wala siya makukuha kahit consolation prize.
Nagumpisa si Nasubi na walang pagkain. Nakahubad siya at gutom na gutom. Tubig lang ang pwede niya maipasok sa tiyan niya. Napakalaking timbang ang nabawas sa kanya. Katagalan ay nanalo siya ng mga inuming matatamis sa kanyang mga nasalihang sweepstakes. At kinabukasan ay nanalo din siya ng bigas. Ngumiti ang swerte sa kanya. Pero sa kasamang palad, wala naman siya pagsasaingan. Dahil sa gutom, napilit na si Nasubi na kainin ito ng hilaw. Katagalan ay nakahanap siya ng paraan para maluto ang bigas. Nakakita siya ng isang lata. Dito niya nilagay ang bigas at nilagyan ng tubig. Tapos itinabi niya ito sa kalan. Paglipas ng ilang minuto, naging kanin na ito. Dito na siya nakakain ng kahit konti lang. Kaya lang, naubos din ito katagalan. May mga napanalunan naman siyang pagkain ng aso na siyang kinain niya para lang magkalaman ng tiyan niya. Para na siyang masisiraan ng ulo dahil wala siya makausap. Nagkataon namang may napanalunan siyang staff toy na tinrato niyang sensei at kinakausap niya ito. Isang bagay pa, hindi siya kailanman nanalo ng damit. Pero mga pangibaba ng mga babae ay meron. Pero hindi ito magkasya sa kanya. May iba naman siyang napanalunan na may kwenta kung nasa labas sana siya ng apartment. Pero walang kwenta ito dahil hindi niya ito magagamit. Katulad na lamang ng ticket ng sine, bisikleta, laro ang train, PlayStation at TV. Pero bago niya tuluyan nagamit ang TV at PlayStation, kinailangan niya pang manalo ng cable wires bago niya ito nagamit. Hindi niya talaga nagamit ang TV kasi wala naman siyang antena o cable. Iniiwasan din ng producers na malaman niya na pinapanood na pala siya ng milyon-milyon mga tao. Samantala, dahil sa kasikatan, ang mga tao sa Japan ay naging curious kung saan ginaganap ang taping ng susunod Denpa Shonen. Nalaman ng mga fans at mga reporters ang apartment kaya nakaabang sila sa labas na wala namang kaalam-alam si Nasubi. Kaya kinailangan na siyang ilipat ng production dahil sa dami ng mga tao nakaabang sa labas ng kanyang apartment. Kaya idilabas siya ng apartment na naka-blindfold. Pagdating niya sa bagong lokasyon ay para lang siyang hindi inalis sa dati niyang lugar. Andun pa rin kasi ang mga napanalunan niya. Kaya akala niya ay naabot na niya ang kota niya kaya siya inalis sa dati niyang apartment. Pero sinabihan siya ng mga producers na kaya siya inilipat para tumaas ang swerte niyang manalo. Mas sinipaga pa ni Nasubi ang pag-fill up sa kanyang mga sweepstakes entries. At ang una niya na panalunan pagkalipat niya sa bagong apartment ay isang lamesa at isang upuan. Inilipat pa siya na isa pang beses at sa pangatlong lokasyon ay doon na niya nakuha ang VCR at ang PlayStation. Naglaro siya na naglaro ng ilang araw pero itinigil niya din nung naalala niya kung ano talagang pake niya sa loob ng apartment. Biglang umangat ang swerte niya nang manalo siya ng apat na gulong na tig 84,000 yen. Kaya malapit na siya sa kanyang target na 1 million yen. Ilang araw pang lumipas ay naabot na niya kanyang target at kasabay nito ay pinadalhan pa siya ng isang bag ng bigas. Sa wakas, makalipas ng 335 days ay naabot niya na ang kanyang kota. Pagkatapos niya maabot ang kota niya ay sinundo na naman siya para dalhin sa iba na namang lokasyon. Pero dinala siya sa labas na bansa at ito ang bansang South Korea. Ganun ulit ang ginawa sa kanya. Linagyan ulit siya ng blindfold at saka sumakay ng eroplano. Lumipas ang ilang oras sa biyahe, nakarating na sila. Nang tinanggal niya ang blindfold niya, ipinaalam sa kanya na nasa South Korea sila. Kaya laking gulat niya sa balitang ito. Binigyan siya ng isang buong araw para mamasyal sa isang amusement park at nag-enjoy siya sa mga rides. Subalit panandalian lang pala yun. Dahil dinala na naman siya sa isang apartment at sinabihan na may bagong pagsubok na naman siya. Kailangan niya sumali na naman sa sweepstakes at makapag-ipon para sa kanyang pamasahe pabalik ng Japan. Sa gulat ng mga producer, hindi na nahirapan si Nasubi sa bagong plano nila. Madali na lang sa kanya matapos ang mga pinagawa sa kanya. Nakuha niya ang target niya ng ilang linggo lamang, kaya nadismaya ang mga producers. Dahil ang goal ng mga producers ay pahabain ang TV series nang sa gayon, marami pang pumasok ng pera sa kanila dahil sa mga sponsors at advertisement. Kaya may ginawa na naman ang mga producers. Sinabihan siya na kailangan niya magsipag na naman sa mail-in sweepstakes para makabili ng business class ticket. Kaya wala siya nagawa
kundi sumunod sa mga producers. Pero nung maabot niya yung target task niya, ay bigla na naman sila nagdagdag ng panibagong target niya. Kailangan na naman daw niya makaabot ng 500,000 yen para pambili ng first class na ticket. Ang kawawang nasubi ay talagang inabuso dahil sa dami ng nanonood at ang pera na kukuha nila sa mga advertisers ay hindi nila kayang pakawalan si Nasubi. Sa madaling sabi, ginatasan nila siya. Nang maabot na niya ang halaga na kailangan niyang pera para sa ticket niya, tinakpan na ulit ang mata niya at ibiniyahe pabalik sa Japan. Dinala na naman siya sa isang apartment at nang pinasok siya dito ay agad na lang siya naghubad ng damit. Para bang masanay na siya nakahubad kesa nakasuot ng damit. Dahil halos isang taon din siyang walang suot na damit, kaya hinahanap-hanap na katawan niya ang laging nakahubad. Hindi na niya naisip na magtanong. Tutal paulit-ulit ang nangyari. Kahit pwede na siyang umayaw, naisip niya masasayang lang ang lahat na kanya pinaghirapan kung ngayon pa siya susuko. Habang nakaupo siya sa sahig na nakahubad, laking gulat niya nang biglang bumagsak ang mga dingding ng apartment. Yung pala, nasa studio na pala siya at nakita niya ang napakaraming tao na nakasubaybay sa kanya. Nalito talaga si Nasubi dahil ang buong akala niya ay hindi pa na ipapalabas sa TV ang mga nakuhang footage sa kanya. Yun pala, live siya nakabroadcast. Umabot ng halos 15 buwan ang reality show na ito at ito ang may hawak ng pinakamataas na record ng viewers sa kasaysayan ng telebisyon. Umabot ng 17 million viewers kumpara sa mga sikat na palabas na Game of Thrones at NBA Finals. Ang tanong na binigay ng producer kay Nasubi noong pumasok siya ng apartment ay nasagot. Mabubuhay ba mga tao? Sana panalunan lang nila sa sweepstakes? Ang sagot ay napakalaking oo. Nabuhay si Nasubi sa apat na sulok ng apartment na ang binigay sa kanya sa umpisa pa lang ay maliit na lamesa, gas burner, hugasan, hand radio, telepono, makapal na tumpok ng magazine, makapal na tumpok ng postcard at simpleng paliguan lamang. Nabuhay si Nasubi na ang tanging hinuhugutan niya lang ay ang pangarap na sumikat at magkapera. Sa buong pagkakataon, pwede siyang umatras pero ang iniisip niya siguro ay wala na mapinatutunguhan ng buhay niya. Kaya isusugal niya na para sa pwedeng mangyari. Sinamantala naman ng producer ng Sosono Den Passionen ang kanyang pangangailangan. Para sa ratings, pinaranas nila kay Nasubi ang lahat na pagsubok at kinontrol nila ang kalalabasan na mapapanalunan niya. Kung hindi nila kinontrol iyon, bakit walang antena ng apartment? Kung nagkaroon ng pagkakataon si Nasubi na makita sa telebisyon na pinapalabas ang kinukuha sa kanya, marahil ay iba ang kanya pinapakita mga galawan, hindi na raw kung tawagin. Mas maganda nga naman kung hindi scripted ang mga nangyari. Subalit mapapatanong ka talaga, sapat ba ang premyo at ang kasikatan kapalit ng mga pinagdaanan ni Nasubi? Base sa sinabi niya, nang ma-interview siya pagkatapos ng palabas, nahihirapan si Nasubi na makipag-usap ng normal sa ibang tao simula noong lumabas siya at ilang buwan bago ito bumalik sa normal. Taon ang itinagal na wala siyang kausap, kaya siguro ang kanyang communication skills ay lubos na bumaba. Labis din siya pinagpapawisan kapag nagsusot na siya ng damit. Ang temperatura sa katawan niya ay nagbago dahil nasana itong walang saplot ng napakatagal na panahon. At ang pag-iisip ni Nasubi ay nag-iba na rin. Natagalan bago siya nanumbalik sa normal na pamumuhay. Natagalan bago siya nasanay na lumabas at makihalubilo sa ibang tao. Mapapatanong ka na lang talaga, sino ba ang may kasalanan? Ang nangangailangan na pumayag na maabuso? O ang mga mapagsamantala na nagbigay lang naman sa kanila ng tsansa sa mga pangarap nila?